lalakad mo bukas and this coming weekend. Huwag kalimutan ang payong para umulan man o umaraw, lagi kang protektado. At para sa kumpletong ulat panahon, silipin natin ang three-day weather forecast mula sa PAGASA. Sa mga planong umakyat ng Baguio City bukas and this coming weekend, iilan itong magandang panahon bukas araw ng Biyernes na magtatagal hanggang sa araw ng Sabado. Perfect ito, lalo't mababa ang temperatura, nasa pagitan lamang ng 16 hanggang sa 22 degrees Celsius. Pero sa Linggo, iilan naman itong masungit na panahon, kaya laging maging handa sa mga posibleng pagguho ng lupa. Dito naman sa atin sa Metro Manila, all good weather condition tayo bukas hanggang sa araw ng Sabado. Pero sa Linggo, masungit din ang panahon na iiral, kaya laging bitbitin ang payong o kapote. Ang temperatura natin, maglalaro ito sa pagitan ng 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, sa mga residente at bakasyonista, magandang panahon ang maasahan bukas and this coming weekend. Lagi pa rin bibitin ang payong panagas sa mga posibleng pag-ulan at pati na rin sa matinding sikat ng araw. Ang temperatura, nasa pagitan ng 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa Davao naman, all good weather condition mula bukas hanggang sa araw ng Linggo. Maliban na lamang sa mga posibleng pag-ulan tuwing hapon o kaya naman sa gabi. At ang temperatura sa mga araw na ito ay hindi naman nagkakalayo. Nasa pagitan niya ng 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa Zamboanga, mainit at malinsangan ang panahon for the next 3 days. Maliban na lamang sa mga localized thunderstorms na madalas talagang mangyari tuwing hapon o kaya naman sa gabi. Ang temperatura, nasa pagitan ng 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. Masarap mag-chillax tuwing umuulan. At may ilan naman na ang trip ay ang pagkuha ng litrato. Halina't silipin ang mga bidang larawan ngayong umaga kasama si Eunice Santayas. Magandang umaga sa iyo, Eunice! Magandang umaga, Tricia, at sa lahat ng nakasubaybay sa aming programa. Nasubukan niyo na bang kumuha ng larawan mula sa mababang anggulo? Worm's eye view ang tawag dyan. Narito pa ang iba pang halimbawa nito sa mga pinadalang photos of the day. Hello, Hong Kong! Thank you for the memories. Yan ang masasabi kapag napuntahan ang maliliit pero mayamang kulturang lugar na ito. Ito yung pinadala sa atin ni Fitzpatrick Rocher. Sa Lego World kung kukuhanan ang matataas na mga gusali sa Makati City. Ang photo sender ay si Glendon Sorondo. Colorful leading lines at sobrang low angle shot, itong picture ni Jerome Martin Bautista sa Hong Kong. Marerelax naman kung magpapahinga sa ilalim ng puno sa probinsya ng Rizal. Gaya nitong larawan na inyong nakita na pinadala sa atin ni Lourdel Baredero. Matataas na building din naman ang bida sa Mandaluyong City. Mula kay Michelle Ilo ang photo na ito. Marami pa kayong madidiskubring estilo sa pagkuha ng mga larawan basta huwag matatakot sumubok ng iba't ibang pamamaraan. Para ang picture niya naman ang aming maibida, narito ang mga dapat na gawin. Mahilig ka bang kumuha ng litrato? Here's your chance to share your photos on Panahon TV. Ipadala ang photos ng inyong adventures, food trips, weather situation, scenic spots, festival o events na iyong pinuntahan. Pwedeng i-post sa aming social media account o sa inyong timeline gamit ang hashtag Panahon TV. Lagyan ito ng caption or title, lokasyon kung saan ito kinuha, at isama rin ang iyong pangalan. Ano pang hinihintay nyo? Send your photos now and get a chance to be featured in our program. At yan muna ang lahat para sa ating photos of the day. Bukas muli, ako si Eunice Santayas. Back to you, Tricia. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. That's all for today. Maritiling updated sa weather news at ilan pang napapanahong impormasyon. Kaya i-like at i-follow na ang aming social media accounts, panahon.tv. Mula rito sa PAGASA Weather and Flood Forecasting Center, ako si Tricia Garin at itong Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Makibalita, mag-ingat at magandang umaga sa inyong lahat.